Ang lalaki ay gumawa ng isang manika eksaktong katulad ng kanyang kasuyo. Hindi niya inaasahan na mabubuhay ang manika at umibig sa kanya. Binugbog siya dahil siya ang sinisi sa pagkamatay ng kasintahan. Simula noon, binabantayan ng manika ang libingan ng lalaki. 60 taon na ang lumipas. Isang grupo ng mga mahihilig sa manika ay inimbitahan para bisitahin ang Doll Art Gallery. Pagkatapos ay dinala sila upang bisitahin ang hall ng exhibition ng maraming manika. At ang taong lumikha ng mga manika ay ang babaeng nasa wheelchair. Siya ay walang ekspresyon at nakatitig sa lahat na may kakaibang itsura. Ang babaeng protagonist ay kumuha ng litrato. Bigla niya napansin ang paglaki ng mga mata ng manika. Napatras siya at tinignan ang litrato, pero wala siyang nakitang kakaiba. Bumalik siya sa kanyang kwarto. Paglingon, laking gulat niya sa mga manika. Pumunta siya sa bintana at nakita ang isang batang babae na may pulang damit at nakatingin sa kanya. Kinawayan niya ang batang babae pero nagtago ito. Sa tanghalian, inasar nila ang babaeng manunulat na may hawak na manika. Kung ang isang manika ay sumusunod sa may-ari ng mahabang panahon, magiging espiritual tulad ng isang tao. Nagpalitan ng bawat isa sa pagkuha ng litrato. Sumunod ang manunulat, bigla siyang natakot, narinig ang kakaibang tunog at para siyang baliw na sumisigaw. Sa kabutihang palad, nagmadali sila at pinainom siya ng gamot. Sa sandaling ito, ang lalaking modelo ay nagpunta sa office ng tagapag-alaga at parang may hinahanap. Biglang pumasok ang tagapag-alaga. Agad na nagtago siya sa aparador. Sa dilim, isang kamay ang humawak sa balikat niya. Dahan-dahan siyang lumingon sa gilid at nakita ang nakaupong manika sa tabi niya. Dahil doon nakagawa siya ng ingay at narinig siya ng tagapag-alaga. Ipinaliwanag niya na narito siya upang tawagan ang kasintahan. Pero sinabi ng tagapag-alaga na huwag tumakbo at mag-ingat sa paggawa ng gulo. Habang naglalakad sa labas ang babae, narinig niya na kumakanta ang batang babae na nakapulang damit. Nagbatian sila pero nang kausapin niya ang lalaking modelo, ilang sandali ay nawala ang batang babae. Nakita niya sa kwarto ng tagagawa ng manika ang isang manika na nakasuot ng pulang damit. Tinanong siya nito kung nakita niya ang batang babae na nakasuot ng pulang damit at sinabi na matagal na siyang miss nito. Naguluhan siya at ipinaliwanag na first time lang nila nagkita. Matapos magsalita, umalis na siya at umiiyak ang batang babae na nakapula. Paglabas ng kwarto, biglang hiniblot ang buhok niya ng babaeng manunulat. Sumisigaw siya na parang baliw. Ang babaeng manunulat ay natutulog kasama ang isang sirang manika sa kanyang kwarto. Ang nakasarang pintuan ay dahan-dahang bumukas at parang unti-unting lumalapit sa kanya. Nagising siya pero nakita niya na ang pintuan ay sarado. May manika na mahaba ang buhok sa labas ng bintana. Lumingon siya pero walang nakita. Dahan-dahang pumunta sa bintana at biglang nahulog ang sirang manika. Sa bintana ang manika na may mahabang buhok ay papalapit sa kanya. Ang ilaw sa silid sa oras na ito ay nagsimulang kumurap ng paulit-ulit. Sa hapunan, sinabi ng photographer ang kanyang mga naiisip. Upang pumatay ng isang espiritual na manika, kailangan mong alisin ang mga mata at ulo nito. Sinabi niya na ang mga manika ng babaeng manunulat ay itapon sa ganitong paraan para maniwala sa kanya ang lahat. Ang photographer ay muling nagkwento na sa isang baryo pinatay ng mga espiritong manika. Ang dahilan kung bakit siya naniniwala sa espiritong puppet dahil ang baryo na yun ay kanyang tirahan. Sa oras na ito lahat ay natigilan. Pagkatapos ng hapunan, nakilala ulit ng protagonist ang babae na nakapulang damit. Ito ay umiiyak at tinanong siya, bakit hindi mo ako naaalala? Pagkatapos nakita na ang mga kamay ng batang babae ay puno ng dugo, tumakbo ang bata papunta sa gubat at hinabol niya ito. Nadulas siya at nahulog dahilan ng pagkahimatay. Sa sandaling ito, ang batang mag-aaral sa kolehiyo ay naghatid ng pagkain sa batang manunulat. Binuksan niya ang pinto, takot siyang napasigaw. Nakasabit ang babae sa kanyang kwarto. Lahat ay nagmadaling tumawag ng pulis. Habang naghihintay ang mag-aaral ay nais pumunta sa banyo. Sinamahan siya ng photographer pero may mga manika din sa banyo. Pumasok siya, sa likuran niya may isang kamay at marahas siyang hinawakan. Lihim na pinasok ng photographer ang kamera niya sa ilalim. Nakita ng photographer na nagpupumiglas ang mag-aaral na babae. Maya-maya ay tumigil ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Natakot siya sa kanyang nakita. Agad siyang tumakbo at nag-drive palayo. Dahil sa maling pagpreno, napunta niya ang kotse sa kanal at isang kamay ang pumatay sa kanya. Nanaginip ang bidang babae na noong bata siya ay iniwan niya ang isang manika. Nagmadali niyang tinawagan ang kanyang ina. Ito pala ang manika na nawala sa kanya, ang manika na may pulang damit. Sa oras na ito, muling lumitaw ang batang babae na nakasuot ng pulang damit. Ang bidang babae ay natakot. Dali-dali niyang inimpake ang kanyang mga gamit para umalis. Sa sandaling ito, biglang lumitaw ang lalaking modelo. Pinusasan siya at tinanong siya kung bakit gusto niya pumatay ng tao. Ang lalaking modelo ay isang pulis. Inabot niya ang litrato na kuha ng photographer. Makikita sa larawan na ang bidang babae ang pumatay sa batang mag-aaral. Sa oras na ito, dumating ang gumagawa ng manika. Sinabi
sinabi niya sa lalaking modelo na tignan mabuti ang larawan. Ang mamamatay tao sa larawan ay naging isang manika. Biglang naging emosyonal ang gumagawa ng manika. Galit na sinabi niya, 60 taon na ang nakalipas mayroong isang lalaking namatay sa kawalan ng katarungan tulad nito. Walang naniwala sa kanya maliban sa mga manika na gawa ng lalaking ito. Ang manika na nagbabantay sa libingan. Ang sama ng loob ay espiritual na kapangyarihan, determinado siyang ipaghiganti ang lalaking namatay ng hindi makatarungan. Kaya't nakapasok siya sa gumagawa ng manika. Ang lalaking namatay ay ang nakababatang kapatid ng gumagawa ng manika. Para makaalis ang manika sa katawan ng kanyang kapatid, sinunod niya ang pag-aayos ng manika. Inimbitahan ang mga kapatid ng pumatay sa kapatid na lalaki at magbayad para sa kanilang buhay. Hinawakan ng modelong lalaki ang balikat ng gumagawa ng manika. Ang ulo niya ay umikot ng 180 degree. Biglang may wire ang pumalibot sa leeg ng lalaki at binuhat siya pataas. Ang babaeng bida ay nagmadaling tanggalin ang posas. Dali-dali siyang umakyat at nais na sirain ang manikang nakapulang damit. Dumating ang batang babae na umiiyak. Pero ang taong pinoprotektahan niya ay gusto siyang patayin. Ang mga mata ng batang babae ay naging pula. Bigla niyang nakita ang peklat ng bidang babae para maprotektahan siya. Unti-unti huminahon ang kanyang damdamin. Sa oras na ito, ang tagagawa ng manika ay sumugod. Hawak niya ang prototype ng manika ng batang babae. Inutos niya na patayin ang bidang babae pero ang batang babae ay tumanggi. Namatay ang batang babae. Sunod na papatayin ay ang bidang babae pero dumating ang lalaking model at binaril siya. Ang paghihiganti na tumagal ng 60 taon ay ganap na natapos. Tama o mali, naniniwala akong lahat ay may kanya-kanyang paraan ng pag-iisip. Sana lang maaari tayong maging mabuting tao para sa ating sarili at sa susunod na mga henerasyon.